Hello everybody! Welcome or welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang dito, hello, it's me, Chewisma. Kamusta naman kayo dyan? I am back with another video. So this time, I'm gonna show you how I do my updated everyday makeup routine. So if you're interested kung paano ko siya ginagawa, yung gantong look na to, this is the no makeup look kind of thing. So if you're interested in how I did this, then keep on watching. Okay, so let's start with this base. This face right here. By the way, this is my kit. Bili ko ata to sa Miniso. This is Be Yourself. O, di ba nandito? Bang! Miniso. Matagal na to pero hindi ko lang tinatanggal. I don't know why. But, you know, I'm gonna start by putting my primer. This is from Elana. This is Blur Oil Control Makeup Primer. Kailangan kasi mag-primer kayo kasi para mas tumibay yung mukha ninyo and mas ano bang tama dun? Parang napoprotektahan nyo yung skin nyo sa kung ano-ano mga pinaglalagay nyo sa face na nyo. Diba? So, konti lang. So, lalagyan ko lang tong part na yan. Kung saan may mga pores. Maglalagay tayo dyan. Ayan. Kumbaga yung T-zone natin. T-zone. Talagang bine-blur out nyo yung pores mo. Hindi man fully, pero at least, diba, natutulungan niyang medyo maging smooth pa yung skin mo sa face. So, after nyan, ang next na gagawin ko is, concealer. So, for the concealer, ito yung ginagamit ko. Hindi ako nagpa-foundation sa everyday kasi nga, oily ang skin ko. So, pag, tsaka, lately kasi nagsasite ako, so hindi naman okay kung mag-foundation ako ng ano, diba, tapos magsusukat-sukat ang kami ng mga kalsada, ganyan, or, diba? So, hindi naman siya appropriate, diba? Pero nagko-concealer ako. Kasi nga, yung dito ko is so dark, you know? So, yun. Ginagamit ko is Infallible Full Wear L'Oreal Paris Concealer. I am in the shade Amber or 312. Okay? Concealer. There. Tapos yung iba pa mga, ano ninyo? Mga something-something. Tapos hindi ko muna i-blend yan, ha? Diyan ko muna siya, ilalagay ko muna siya. Kasi naniniwala ako na pag ilet mo muna siya na mag parang maging hindi ko alam pero parang pag tinagal mo siya dyan ng konti mana huwag muna yung blend mo muna siya agad parang mas full yung coverage niya kung ganun kung hindi ko alam pero hindi po ako pro ano pero yun yung feeling kong ganap pag sineset mo siya ng medyo matagal pa dyan so hayaan ko lang muna siya dyan so for now ayusin ko lang yung kilay ko. Ang ano ko kasi, ang kilay ko, ang ginagamit ko talaga ngayon is mascara lang. Kasi mas nadadalian akong gumamit ng mascara compare sa ibang mga eyebrow products. Kasi sa mascara, yung hair strands mo lang yung kinukulayan niya. And for me, it's more natural, no? Kaya mascara ginagamit ko. Kaya lang ngayon, tinry ko kasi itong ano, Unbelievable. Ito, from L'Oreal. Kasi ang dami ko nakikita ng review nito. Feeling ko itong product na to, bagay to sa mga gusto na parang kahit nag-beach ka, tapos pag-aamon ng tubig, pah, ganun, may kilay ka pa rin, diba? Ganun. Kilay is life. Pero, okay lang. Ayan siya. Diba? Feeling ko, ayusin ko lang siya. Dagdagan ko lang ng kaunti. Kasi, alam niyo naman. Tapos pag binili niyo pala to, may kasama na siyang applicator, ha? Spoolie at saka brush, angled brush. So, inaayos ko lang. Ayan, so, ngayon gagamitin natin yung daliri lang natin to blend. Ayan, oh, mas parang feeling ko lang, ha. Kasi nga, syempre, nag-set na siya dyan. So, hindi na siya ganun runny or liquidy. Yung consistency niya, kumbaga, medyo mas naging sticky. I don't know if I am making sense, but yeah, that's my
That's just my paniniwala. But again, disclaimers, I'm not a pro. Yun lang yung komportable ako, I guess. After that, isiset ko yan agad siya ng powder kasi ayoko mag-grease siya dyan. So, where is my powder? Ginagamit ko itong Nichido. Ang walang kupas na Nichido. Okay. Set it. There. After that, i-wipe niya na yan. Wipe away niyo na yung excess. So my next step is blush. So for that, I will be using this Colorette blush Chenes. It's in Robin. So hindi ko alam kasi kung pang contour talaga to or what. Kasi nung binili ko siya, ang purpose ko talaga pang contour ko siya. Pero nung parang yung finish niya kasi, nagiging pink siya. So ginawa ko na lang siyang blush. Eh maitim naman din ako. So, sakto lang. Ba? Huwag na huwag niyong kakalimutan i-blend yung blush niyo talaga kasi pangit naman kung meron kang parang guhit dyan sa mukha mo. Love pink, di ba? Dugan ko yung kabila ko ha kasi parang feeling ko onti lang. Dadagdag ako. Ito yung ginagamit kong makeup pag pupunta ko ng office, pag may pasok, ganyan. Kasi komportable akong gamitin itong ganito. So, itong ganitong makeup. After that, magli-lipstick na muna ako. Ito yung proseso ko lang ha kung paano ko ginagawa yung makeup ko. Kasi, pag kunwari nagmamadali ako, hanggang lipstick tama na, okay na ako doon. Pero kung may extra time pa ako, maka mascara pa ako, natural lang siya. Tapos, after that, since marami akong time ngayon kasi kasi nga nag-film lang talaga ako. Kasi may papulbo. So, i-curl ko yung lashes ko muna. Ay, before that pala, mag-eyeshadow tayo. So, for the eyeshadow, yung Colorette na pinang-blush ko, gagamitin ko rin siya sa lid ko. Pero, onting-onti lang. Para lang may color yung lid ko. Ayan. Tapos, blend nyo lang yan. Para lang may parang dimension yung eyes mo. Diba ang arte? Tapos, darigdagan ko siya ng shimmer. Ito yun yung Blight Cosmetics. Ay, yung lipstick pala na ginamit ko. Line din siya ni Andrea Brillantes. It's the Cloud Tint 102 or Haze, yung shade niya. Tapos, ito naman, pang eyeshadow. This is Starlight Eyes. Doon din, sa collection din ni Andrea Brillantes. Tapos, ang kanyang ay Lynx. Lynx, bumasa dito, 201. Ayan siya. Paano ba? Hindi mabasa? Ayan. 201 Lynx. Tapos, yun siya nilalagay ko sa lid ko. Pinapadong ko doon sa kaninang nilagay ko na parang brownish shade na Colorette. Next is, i-curl na natin yung lashes natin. So, for that, I will be using this one from Miniso. Curl lang natin lashes. Tapos talagyan ko siya ng mascara. Yung mascara na ginagamit ko ngayon ay yung from L'Oreal pa rin, yung Lash Paradise nila. Sobrang ganda nito and talagang nakakalente, nakaka-volume talaga siya ng lashes. Tapos waterproof na rin siya. So, perfect! There. O, diba?
kailangan pinaghihirapan mo sila. After ng mascara, nakatapos na ako ng eyeshadow, ng ano, highlighter na tayo. Ang ginagamit ko ay yung, this is actually my favorite. Nakalagay na siya dito kasi nasira ko na yung lalagyan. Hindi ko maalala kung LA siya or ano pa yung isang brand. Anyways, i-flash ko na lang dyan yung sa screen yung kung anong highlighter na to. Kasi nakalimutan ko na kasi nga nawala na yung lalagyan niya because nasira. Tapos nilagay ko na lang siya sa ganitong container. Yan. Anyways, is highlighter, ang nilalagyan ko ayan yung brow bone, cheekbone, chin, tapos nose bridge. Ayan. I-blend nyo lang yan. Tipong masisilaw talaga sila sa inyo. Sobrang ganda nito kasi parang natural lang siya na parang binasa lang yung mukha mo ng mantika. Ayan. Tapos bridge. Basta make sure na na-blend nyo talaga siya ng maayos. Ako kasi kailangan ko talaga na highlight kasi nga, ano, flat talaga, you know. And mas nagiging confident ako kapag may highlighter. Parang feeling ko nasasaniban ako ng mga, ano, beauty queen, ganyan. Tsara. Tingnan nyo naman, oh. Diba? Ibang klase talaga yung nagagawa ng highlighter na to. Ako, gumagamit din naman ako ng highlighter na powder or yung ano, pero mas bet ko yung mga ganito, yung mga cream. Kasi parang mas natural siyang tingnan. Just make sure, kagaya ng lagi kong sinasabi na dapat lahat-lahat ng ano, ilalagay nyo sa mukha ninyo, na, kumbaga na merge nyo siya into one. By that, I mean, kailangan well-blended lahat para maiwasan nyo yung mga harsh lines, ganyan. Tapos, dagdagan ko lang sa lipstick ko para nakulangan ako ng very, very light. So, there. Tapos, pag feeling nyo kailangan nyo mag-contour, ganyan, pwede naman. Pero sa akin kasi, nagagamit ko lang yung contour pag kailangan ko talaga. Pag feeling ko masyadong lobo yung mukha ko. Tapos, yan na siya. Tapos, minsan nagpa-powder pa rin naman ako. Pero pag feeling ko, gusto ko ng ganyan lang na parang glowy talaga. Hindi na ako nagpa-powder. Pero sige, mag-powder tayo. Kahit anong powder lang naman pwede nyo gamitin. Pero hindi ko nilalagyan yung nilagyan ko banda ng highlighter para hindi naman masayang yung inilagay ko, diba? So, yan lang. Yan lang yung mga part na nilalagyan ko ng powder. There you have it. That's basically it, guys. I hope you learn from this video. Sana may natutunan kayo. Sana nag-enjoy kayo. If you did, please give it a thumbs up. And of course, consider subscribing to my channel for more contents like this. And you can also click the notification bell beside the subscribe button para notified kayo whenever I post a new video in this channel. I hope to see you guys on my next videos. Bye-bye!